And sa video na to, pag-usapan natin kung kumusta na ba yung ating portfolio ngayong natapos na ang February, March na ngayon. Ano nang nangyari sa ating portfolio? Iko-compare natin yung mga previous months sa latest portfolio natin. Alamin niyo sa video na to kung kumita ba tayo o hindi. At kung paano tayo kumita sa stock market gamit ang Call Financial Platform. Alamin niyo sa video na to, kaya panoorin ninyo. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa ating Call Financial account, and sa nakikita ninyo as of March 6, ang PSEI ay nasa 6,671. So tingnan natin yung kanyang chart for today at ito, ayan, medyo paangat siya, no? So itong nakikita nating lines dito, itong candlesticks, unti-unting umaangat yung PSEI at nagsara siya ngayon ng 6,671.12. Pero nitong nag-start yung kanyang pag-angat nitong, ayan, ito, noong March 1. So, hopefully, magtuloy-tuloy ito at maganda bang senyales ito, itong nakikita nating pag-angat ng trend ng PSEI. And anong kalagayan naman, ano naman yung ating status ng ating portfolio? Bago natin ito i-compare sa previous months, punta natin yung ating portfolio. So ayan, so na nakikita nyo sa screen, ito yung ating portfolio, and maraming namumula dyan dahil nga medyo bumagsak din yung stock market nitong mga nakaraang araw. Actually, simula February, di ba, pababa yung naging downtrend yung stocks. And kung makikita natin dyan, yung ating AC ay -7.75. Ayan, -7.75 ang ating lost, ito tong AC na yan. And yung ating stocks ay nasa, meron tayong limang stocks, yung Ayala, Irit, GFC, Monde, and SM. So ang namumula o yung meron tayong potential loss is yung AC, Ayala Corporation, Irit, at Monde. So ang green lang sa ngayon is yung ating stocks for GFC and SM. Pero hindi naman din siya ganun kala. So ngayon, tignan natin, as of today, March na ngayon, so yung total equity natin, syempre running naman ito. Ang total equity natin ngayon is 287,528.59. Pag sinabi ninyong total equity, kasama na dito yung lahat ng stocks na meron kayo, at the same time yung buying power na meron din kayo sa taas. Ayan, kung magkano yung actual balance pa na pwede ninyong ipambili ng stocks. So ayan, yung AC kaya siya naging -7.75 yung potential loss ko dyan, ay dahil yung average price ko for AC ay 690, and then yung current price niya or yung market price niya ay nasa 650. So medyo malaki yung gap. So ibig sabihin, pag mas maliit yung presyo ng market price versus dun sa average price kung kailan mo siya nabili, kung mas malaki yung value ng average price, expect mo na negative yung potential, yung loss dyan, negative yung gain. Then si Irit naman ay hindi pa rin nagbabago, no? Parang tao lang. Si Irit ay negative pa rin. Tingnan ninyo yung trend. Tingnan muna natin yung AC. Puntahan natin yung kanyang chart. Ayan. So sa nakikita ninyo sa AC, sa Ayala Corporation, ito yung kanyang, so yung nasa taas, yung candlesticks niya ay, ayan, ito, itong part na to, pwede ba natin ito iba? So, mula dito, mula February 2, pababa na pababa si AC. Hanggang nag-start ng March 1, ay unti-unti siyang umaangat. So, kung titingnan naman natin yung RSI, ito, yung RSI niya, currently ay nasa 41.09. So, ibig sabihin, mula nung March 1 nga, unti-unti na siya umaangat. So, kung sino man yung mga bumili nung March 1 ng ACN, at least kahit papano konti, paunti-unti kikita kayo dyan kung nasimulan ninyong bumili nung March 1. Pero, tingnan pa rin natin, bantayan natin to kasi tingnan nyo yung stochastics. So, yung stochastics naman, medyo salubong yung black and yung itong part na to, yung black and then yung red line. So, possible pa na bumaba pa yung stocks ng AC. And may possibility pa talaga na bumaba siya kasi yung MACD niya, kung mapapansin nyo, yung pinaka nasa babang chart, ito, yung MACD niya dito, ay nasa negative siya, oh, negative 17.14. So, possible pa na bumaba yan. Kaya mag-hold lang kayo siguro sa inyong stocks. Yan, hindi naman ako professional, nag-trade, pero nagbe-base lang ako sa nakikita natin dito na possible pa itong bumaba dahil hindi pa safe tignan itong Ayala. Possible pa. Ibig sabihin, pwede pa kayo mag-hold and baka makabili pa kayo sa mas murang halaga. Yan ang ibig kong sabihin. So, ayan, tingnan natin yung comparison na ating current status ng
portfolio and din yung previous status ng ating portfolio last month. O yan, so para mas madali ninyong makita or mas madali ninyong mag-visualize, inilagay ko na dyan lahat. Kasi sa Call Financial, doon sa, ito, papakita ko sa inyo ha, para kayo din magawa ninyo, papakita ko sa inyo kung paano nyo gagawin yung pag-track. So sa portfolio, punta kayo ng portfolio ninyo. Ayan, so sa portfolio, pumunta kayo sa portfolio page ninyo and i-click nyo itong View Monthly Account Ledger, yung historical na yan. Click nyo yan. And pag na-click nyo na yan, makikita nyo ito ngayong monthly ledgers. So sa monthly ledgers, nakalagay dyan yung from yung 1 year. Kung March 2023 ngayon, pwede ninyo ma-retrieve yung inyong monthly report up to April 2022. So almost 1 year, diba? So ang ginawa ko, lahat ng inisa-isa ko lahat yan at kinuha ko lahat ng total equity ko sa bawat buwan na to. Okay, so ang nangyari, gumawa din ako ng chart. So nung nakuha ko na yung total equity sa bawat buwan, ito yun yung nakikita ninyo sa inyong chart ngayon, sa inyong screen, ito yung total equity natin. Okay, so sa bawat buwan, para mas madali nating makita, ito yung performance nung account na to. Hindi siya ganun pang umaangat, okay, yung ating portfolio. Pero kung makikita natin dito, mapapansin natin yung, kung i-compare natin yung February 2023, itong part na to, yung, yung February 2023 and March 2020, umangat siya pero hindi ganun kalaki yung inangat niya. Pero makikita ninyo, no, hindi siya from April 2022 to after 1 year, napaka-konti lang ng inangat ng ating portfolio. Kasi hindi rin naman kami masyadong, hindi ako masyadong naging aggressive sa pag-stock market nito mga nakaraang buwan. So, kung titingnan natin yung pinaka-value, okay, so para may idea din kayo, yan. Currently, yung ating total equity, current, is 291,980. Yan, 980.18 as of March 3. Then, kung i-compare natin siya sa February, 282,640.86. So, yan yung, kumbaga, konti lang yung itinaas niya, no? From 282 naging 291. And then, compare din natin siya ng January. Ayan. So, dito nagkaroon ng malaking change. So, sa January, malaki yung January total equity natin, which is 306,724.80. And then, bumaba siya noong February. Naging 282,000. From 306,000, naging 282,000. And then, ito nga, current is March, ay nasa 291,980. So, ayan. At least may idea na kayo, guys, kung anong nangyayari sa ating stocks. So, kung nagustuhan ninyo, abangan ninyo uli yung mga susunod pa nating Call Financial videos. Sana may natututunan kayo. Kung may natututunan kayo, please like this video, mag-comment din kayo, at i-share na rin ito sa mga gustong mag-aral ng stocks gamit ang Call Financial sa Philippines. Thank you so much for watching, at kung nagustuhan mo, like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa na-subscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pang mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo ang aming YouTube homepage at i-click nyo yung playlist, dahil marami kaming playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!